Tanggalin ko tong cable. Ito yung cable na nakabit sa throttle, sa silinyador. Mayroon yung clip dito dati, we, para hindi yan mabunot. Pero ito, wala na yung clip. Kung may clip yan, tatanggalin yung clip. Tapos nabubunot lang yan. Tapos yung dalawang hose. Ito yung hose na galing dun sa inlet. Ito yung maliit na hose galing dun sa outlet. Madalas dyan na experience ng karamihan, tumatagas na dito yung tuti. Ako ang ginagawa ko, pinuputol ko yan dito kasi maluwag na to eh. Tapos tinatalian ko lang ng alambre. May original na clamp yan eh, pero kamukha nito wala na yung original na clamp yan. Naman na clamp pala. Itong hose na maliit na hose na to, minsan mahirap maghanap eh. Sa mga motorcycle parts, kaya dapat ingatan yan. Okay. Yan. Yung original na setup niyan, meron yung clip pa dito eh. Maliit lang na alambre. Pero ito wala na. Okay, so para matanggal yung buong tuti pump, meron lang dalawang tornilyo. Okay, so ginamitan ko ng impact driver tong isang tornilyo. Okay na natanggal na. Problema yung isa, nasira na yung head. So ang ginawa ko, binutas ko ng barena para matanggal yung ulo niya. So matatanggal na natin. So, isa lang natirang tornilyo kasi sira na isa. Tuti oil pump assembly. So, ito na i-rebuild din natin. Yan si clip. Plastic na gear. Tapos, mayroong pin. So, mabubunot na rin natin itong shaft. Napaka dumi. Na-stuck na kasi yan eh. So, tanggalin ko na yung oil seal kasi papalitan na rin lang naman yan. So, yung mga tumatagas na langis dito sa lalagyan ng dito sa side ng tuti pump, posibleng galing dun sa engine oil. Posible na itong ori na to may problema. Okay, so ayan yung ito yung naiwan na tornilyo dun nung binarena ko yung ulo. Bawang tanggalin ng plies.
operahin natin tong tutti oil pump. Makita natin kung paano siya gumagana. Sa so, kung ano yung mga pinapalitan pag nire-rebuild siya. So, una yung may maliit na nut dito sa taas. Itong washer. Tapos mayroon pa siyang mga dalawang maliit na washer. Ayan, tumatalon pala siya. Tapos apat na Phillips screw. Biyak na ito dito sa plastic. Yan, magkabigit dapat yan. So, ginamitan ko ng cutter para maiangat natin itong bagay na ito. Dahan-dahan lang para hindi masugatan. Yan. Okay, wala akong basahan. Tama lang na binuksan ko to kasi maruming marumi. Dapat talaga i-rebuild. Kasi puro matigas na kalawang na nandito. So, tingnan natin kung anong pyesa meron siya. Ah, ito. Meron siyang pa-spring washer. Pa ng washer. So, meron pang isang oil seal dito. Yan. Okay. So, natanggal na natin lahat. Meron pa siyang mga maliliit na washer. Kailangan tandaan mabuti kung ano yung mga pagkakasunod-sunod. Yan po. So, bibili tayo ng repair kit para dyan sa oil pump para ma-rebuild natin yung lahat. So, una, linisin yung mga parts ng tutti pump. Meron ako dito ang degreaser para malinis natin lahat yan.
Ito yung isa sa mga issue na susubukan nating solusyonan. Yan, may flat spot siya dito. So, ang bala ko, bubunutin ko yan lahat. Para magawa ko yan unang-una, tatanggalin natin tong C-clip na to. Yan. Ginamitan ko lang ng pansongket. Buti hindi nawala. Ingat lang, baka mawala. Ito, yan yan. Pinupino. Pag nawala yan, baka wala na tayo makikita ang kapalit. Okay, so siguro kuha ko ng pako. Pupukin ko siya dito sa side na to para lumabas. Okay, so nabunot ko na. So, ginamitan ko lang po ng pako. Sinandal ko, tsaka pinukpo ko ng pako sa kabila para lumabas. So, ayan yung na-worn out na bahagi. Yung may flat na spot. Yan ngayon yung ipapasok ko. Para ang matitira sa atin yung makinit, yung walang worn out. Okay na. Okay na po. So, makikita nyo na dito, perfect na yung surface niya. Wala na yung flat spot. Kasi yung flat spot, yun ang ngayon yung nasa loob na ng butas. Okay. So, gusto ko lang gawin ngayon dahil medyo may konting magalas dito sa plunger niya. Kikinisin natin ng konti. So, gamit ulit ako ng drill. Hindi mo kailangan masyado mahigpit. Tapos meron ili akong pinong liha. Lagyan ko ng konting WD-40. Pinong-pino lang yung sandpaper. Kung di ako nagkakamali, grit 1000. Parang bago na siya ngayon. Makintab na, makintab na. Okay, so pwede na natin simulan yung assembly. Pinagtataka ko dito sa kit na to, bakit dalawa yung binigay niya sa atin na maliit na oil seal. Siguro sa ibang model, iba yung taba nito. Pero ito yung fit eh. Ito hindi. Anyway, so yung oil seal, dito may oil seal yan. Ang pagkakabit niyan, itong spring sa labas. Yan, yung may spring. Ganyan yan. So, pinigapiga ako lang ng daliri. Tapos medyo tulungan ako ng screwdriver. Para siguraduhin na sumagad na. Yan. So, dapat hindi nakausli yung oil seal. Ganyan pa.
Sunod, tingnan natin yung piyesa na ito. So, nandyan yung isang maliit pa na oil seal. Susunggitin lang natin para matanggal. Yan po. So, linisin ko na rin ng konti. Okay, so ang kabit ng teka lang, so ito yung tinanggal natin, ito yung bago. Ganyan po ang kabit niyan, yung may spring doon sa loob. Kailangan meron tayong pantulak. Yan. Ingatan po natin na huwag masira yung loob. Okay, so ganyan po yan pag nakapasok na yung maliit na oil seal. Kailangan mahigpit yung grip kasi kung hindi, pag dumulas yung kapit, eh, masisira lang tong tanso. Pero hindi siya ganun kahirap tanggalin. So, buti na lang binasan natin. Dahil barado pala siya, oh. Ang dumi, oh. Yan, maruming-marumi yung loob. Maraming-marami pong dumi. Hindi lang gano'ng kita sa camera. Yan na, may mga dumi sa loob. So, buti na lang pala binuksan natin. So, isa pa. Isang linis pa. Dito. So, ganun pala yan. Simple lang pala yung pagtatanggal ng one-way valve na yan. So, ire-ready ko lang yung lahat ng piyesa for assembly. Okay, so sa wakas, masisimulan ko na rin yung assembly ng otolog pump. So, kaya lang naman umabot sa ganyang baklasan eh. Dahil kasi nung binuksan ko yung otolog pump, sobrang dumi ng loob. Tapos nung chinek natin yung mga pyesa, ang daming mga may problema na pyesa. Sa totoo lang, kung may nabibili na bagong otolog pump, malamang bumili na lang ako eh. Kaso wala, so... pinagtiyagaan natin na ayusin to. So, balikan lang uli natin. So, ito yung plunger. So, nagawa ko na ng paraan yung pin na to. Yung flat spot, ipinasok ko dun sa loob. Binaligtad natin yung pin. Binunot natin, tapos binaligtad. Itong part na plunger, yung pinaka-piston niya. So, nilihan natin ng pinong-pinong sandpaper. So, makinis na siya ngayon. Siya nga pala
So, nakakuha na rin ako ng tamang tornilyo. Yung panlabas. Okay, so start na. So, una yung plunger. So, meron yung washer na maliit. Fit lang halos dyan. Hindi kayo magkakamali sa ibang washer. Nag-iisa lang yan. Kaya yan may washer para stopper nitong spring. Yan, so ito yung unang-unang ipapasok natin dito. Stop. So, dun sa loob, meron niyang groove. Groove. So, yung groove na yon dun dapat papasok ng pin. So, pansamantala, para hindi yan tumatalon-talon, ikakabit ko muna itong isang washer na malaki. Pansamantala lang. Yan, so, fix na siya dyan. Tapos ito. Yung meron niyang maliit na pin, papasok dun sa butas. Meron yung dalawang butas, pero kahit saan, isa lang yung pin, kahit saan doon. Tapos yung gear na to, yung gear ng worm gear, walang right side, baligtaran, pwede yan, pareho lang. Yan, so, fix na yan. Tapos itong malaking washer, wala rin good side o bad side, baligtaran, pwede. Okay, so ganyan yan. So ito, pasok natin dun sa plunger. Okay, ganyan yan. So isang piraso na sila. Pagkatapos yung wavy na washer. Tapos yung isa pang washer, halos kasing laki niya. Yan. Okay, so ready na tayong ipasok dito sa main housing. Ang palatandaan dyan, ito, yung bagay na yon, parang nakosli. Lilinya siya dun sa parang bulitas na yan. Huwag natin kalimutan yung gasket. Gasket. Baligtaran lang, pareho lang. Yan, so yung parang bulitas, saka yun. Okay na. Ganun lang. Tapos, tuturnilyo na natin. So, ako hindi ako naglalagay nung gasket maker ng sealant doon sa gasket. Kasi, pino lang yung mga mechanism sa loob eh. Baka makasama pa kaysa sa makabuti. Pag bumara yung mga natirang gasket sa loob, ay yung gasket maker sa loob. Yan. Yan. Okay. So, confirm nyo na tong plunger kumikilos up and down. Ibig sabihin, naka-line up yung pin dun sa groove. Okay. Bago ko ikabit yung pulley, kabit muna natin tong one-way valve. So, una, ipapasok yung bulitas. Tapos, itong spring, papasok ko dito sa loob ng nozzle.
Yan. And then, ganun lang po. Siguro naman, masasenter na yung spring. Yan. So, meron ako dito ng maliit na socket. Socket. Yun yung pantutulak ko. Martilyo. Okay, ganun lang po. So, obserbahan ko na lang pag nakabit ko na kung tumatagas dyan. Hope. Sana naman hindi. Okay, so tanggalin ko na to. Kasi hindi ganyan yung assembly niya. Pagkasunod-sunod. Tapos yung spring, meron doon yung butas. Yung butas para dito sa dulo ng spring. So, nakakabit na yung spring. Kakabit ko itong top pulley. Tapos, ikot ko ng counterclockwise. Yan. Ikot ang counterclockwise hanggang nakalitaw yung pasukan ng tornilyo. Tapos saka na natin papasok tong maliit na tornilyo. Tamang higpit lang po. Siya nga pala, pag naka-install na kasi yan sa motor, yung linya na to, yung marker na yan, tapat yan dapat dito sa tornilyo. Ganyan dapat yung adjustment yan. Okay. So, itong yung mga huling piyesa niyan, itong mga washer na to, taka mga spacer, itong spacer na yari sa tanso, iba-iba yung sa to lang, iba-iba yung kapal niyan eh. Depende sa kung paano nyo i-adjust kung yung dali ng langis, yung buga ng, yung labas ng langis. Halimbawa, itong spacer na to, ang basa ko, 1 millimeter. Ito mas manipis. Ito, 0.5 millimeter. So, yung magkakaibang kapal ng mga spacer na yan, yun yung ginagamit para i-adjust yung output na langis. Yung dami ng lumalabas na langis. Mientras kumakapal, mas madami yung langis. Ewan ko, i-verify ko na lang. So, spacer muna. Tapos ito. Tapos yung lock washer. Tapos yung tuwerka. Subukan kong testingin sa gagamitin ko yung worm gear. Gamit ako ng handrail. Okay. Medyo lagyan ko na ng konting lubrication. Ayan. Tingnan natin kung gagana yung plunger. Ito yung sagad.
So, ganun. Nangyayari, pag nasa idle ka, konting-konti lang yung stroke, yung up and down motion nitong plunger. Pag naka full throttle, pag pinihit kasi to, yan. Mas malaki yung travel nung plunger. Paano hindi na to napipigilan eh. Wala na naka sandal diyan eh. Kaya yun lang po.